Digmaan sa pagitan ng Iran at Pakistan, magsisimula na nga ba? Wala na ngang sinasanto ang Iran at hindi na mapigilan ang ginagawa nitong pag-atake at pangbubomba sa mga karatig nitong bansa sa gitnang silangang Asya. Matapos ngang bombahin ang Iraq at Syria, binanata naman nila ang Pakistan. Germany muli namang nagpakita ng suporta sa Israel. Bukod nga sa pagtatanggol nito sa kasong genocide na isinampa ng South Africa sa International Court of Justice, magpapadala naman ito ngayon ng malalakas at mga high precision na mga armas sa Israel. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Ipinagmalaki ng Iranian military officials ang di umano'y biggest projection of force sa kasaysayan ng Iran. Matapos nga ang mga magkakasunod na pag-atake na isinagawa ng mga ito, nang magpalipad sila ng ballistic missiles sa di umano'y base ng mga Israeli spy na Mossad sa Iraq at ng anti-Iran terrorist group sa Syria, kinumpirma ng Iranian army na binomba rin nila ang Pakistan gamit ang mga precision missiles at attack drones. Ayon sa report, tinarget ng Iran ang dalawang strongholds o base ng Sunni militant group na Jaish al-Adel sa Khoezab's area ng Pakistan, southwest ng Balochistan province. Ang missile strike na ito ay bahagi raw ng isinasagawang paghihiganti ng Iran sa tatlong bansa dahil sa naganap na magkakasunod na pagsabog sa Kerman City pagpasok ng 2024 kung saan 85 Iranian ang nasawi. Sa pag-ataking ito ng Iran sa Pakistan, iniulat ng kapulisan ng Balochistan na 2 bata na may edad na 8 at 12 ang agad na nasawi, habang 4 naman ang siyang nasugatan sa insidente ito. Kabilang sa mga tinamaan ng drone strikes at missile ng Iran ay ang mga kabahayan ng mga sibilyan at maging ang isang mosque sa village of Khoezab's. Agad namang ginundina ng Pakistan ang isinagawang pag-atake ng Iran sa kanilang bansa at tinawag itong unprovoked violation of Pakistani airspace. Nagbanta rin ng Pakistan na agad na magsasagawa ng retaliation o paghiganti sa pambubombang ito. Mayroon din daw silang karapatan na gumanti at ipagtanggol ang kanilang soberanya. Kaugnay nga nito ay agad na pinauwi ng Pakistan ang kanilang ambassador sa Iran bilang pagpapakita ng protesta sa naganap na pag-atake. Sinabi rin nila na wag nang pabalikin ng Iranian government ang ambassador nito sa Pakistan na sa kasalukuyan ay nasa Iran para sa isang state visit. Agad ding sinuspending ng Pakistani government ang lahat ng kanilang mga high-level visit sa Iran. Noong nakaraang buwan lamang ay inakusahan ng Iran ang Jaish al-Adel o Army of Justice na siyang umatake sa isang police station sa Iranian province ng Sistan and Balochistan na ikinasawi ng 11 Iranian police officer. Ang Jaish ay itinuturing na isang separatist group na nag-ooperate sa magkabilang bahagi ng border ng Iran at Pakistan nang tanging layunin ay ang independence ng Sistan and Balochistan province mula sa Iran. Bukod dito, itinuturing din itong terrorist group ng United States at iba pang kaalyado nitong bansa. Samantala, sinabi naman ni Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian na tanging mga Iranian terrorist na nasa teritoryo ng Pakistan ang kanilang target sa pag-ataking ito. Dagdag pa ng Foreign Minister, inirerespeto ng Iran ang sovereignty and territorial integrity ng Pakistan subalit hindi sila papayag na makompromiso ang kanilang national security at handa silang gawin ng lahat pagdating sa interes ng kanilang bansa. Sinabi rin ni Abdollahian na matatapos lamang ang kaguluhan sa gitnang silangang Asya kung matitigil na ang digmaan sa Gaza. Kung ititigil raw ng Israel ang genocide na ginagawa nito sa Palestinian people, matitigil rin ang iba pang mga krisis at pag-ataking nagaganap sa buong rehiyon. Nagsimula ang digmaan sa Gaza noong October 7, 2023 kung saan inatake ng Hamas ang Israel at nadamay ang libo-libong mga sibilyan na dumalo sa Supernova Festival at bilang ganti naman ng Israel
Nagsagawa ito ng tuloy-tuloy na airstrike at ground offensive sa Gaza na ayon sa Hamas-run Health Ministry ay kumitil sa buhay ng mahigit sa 24,000 na mga Palestinians. Ang mga karahasan at kaguluhan ay patuloy nang lumalawak sa buong rehiyon dahil na rin sa pagsali ng mga Iranian proxy na tinatawag nitong Axis of Resistance. Nandyan nga ang Hezbollah sa Lebanon-Israel border at maging ang Houthi na tinatarget naman ang mga commercial vessels na dumadaan sa Red Sea. Noong Martes lamang ay nagsagawa ng bagong pag-atake ang US military at tinarget nito ang Houthi sa Yemen gamit ang mga anti-ship missiles. Ilang oras matapos ang pag-ataking ito, gumanti naman ang Yemeni militant group at nagpalipad ng missiles patungo sa International Shipping Lane sa Southern Red Sea. Dito nga ay tinamaan ng grupo ang MV Sografia, isang commercial cargo ship na pagmamay-ari ng Greece. Ang pag-ataking ito ng Houthi ay ilang araw lamang matapos nitong bombahin ang US-owned vessel na MV Gibraltar Eagle. Tinatayang ikatlong pag-atake na ito ng Houthi matapos ang joint military operation ng Amerika at Britanya na tinarget ang mga Houthi at mga infrastructures nito sa loob ng Yemen. Samantala, isang bansa naman sa alyansa ng NATO ang muling nagbigay ng tulong at suporta sa Israel. Kamakailan nga ay sinabi ng Germany na makikialam na rin sila bilang third party in behalf of Israel sa kaso ng genocide na isinampa ng South Africa sa International Court of Justice. Ibig sabihin, magkakaroon ng karapatan ang Germany na manghimasok sa kasong ito laban sa Israel at maglalabas rin sila ng kanilang mga ebidensya at maaaring tumagal ng maraming mga taon ang kaso na ito bago makapaglabas ng desisyon ng ICJ kung talaga bang lumabag ang Israel sa Genocide Convention. Sinabi naman ng German government na nire-reject nila ang lahat ng alegasyon na nag-commit ng genocide ang Israel sa Gaza at sinabing tigilan na ang ginagawang political instrumentalization ng konvensyon. Iginiit ni German spokesperson Stephen Hebestreit na ipinagtanggol lamang ng Israel ang kanilang sarili sa hindi makataong pag-atake ng Hamas noong nakaraang taon. Bukod sa suportang ito ng Germany sa Israel sa kabila ng kinakaharap na kaso sa International Court of Justice, inireport din ng Der Spiegel, isang German magazine na magpapadala ang Germany ng libu-libong mga bala ng mga tangke bilang suporta sa gera nito sa Gaza. Noong November 2023, nakatanggap ng request ang Berlin para sa 10,000 rounds of 120mm precision shell tank ammunition mula sa Israel. Inaprubahan ng Berlin ang pagpapadala ng higit sa $323 million worth ng defense equipment sa Israel. Sa kasalukuyan ay hindi pa raw kayang i-deliver ng German manufacturers ang napakaraming mga ammunition sa maikling panahon dahil na rin sa kakulangan sa supply. Matatandaan na ang Germany ang isa sa pinakamalaking supplier ng armas ng Ukraine mula sa mga battle tanks hanggang sa anti-aircraft defense system sa kasagsagan ng digmaan nito laban sa Russia. Gayon pa man, ikinukonsidera ng mga ahensya ng gobyerno na ipadala pansamantala ang mga military stocks na nasa German Army sa Israel. Tuloy-tuloy nga nagiging usapan ng German Chancellor, Defense Department, Foreign Office at Ministry of Economic Affairs upang maisakatuparan ang delivery na ito ng mga ammunition sa bansang Israel. Kapag nakumpleto na ang deals na ito, ito nga ang kauna-unahang public arms delivery mula sa Berlin patungong Tel Aviv since nung magsimula ang digmaan sa Gaza. Ang alyansa at matibay na relasyon ng Germany at Israel ay resulta ng ilang dekadang rapprochement o pagiging magkaibigan matapos ang matagal na alitan. Matapos nga ang Holocaust o ang pamamaslang sa 6 na milyon mga Hudyo sa kamay ng Nazi Germany, marami sa mga Israeli ang ayaw nang magkaroon ng ano pamang koneksyon sa Germany, kaya naman sinubukan ng German government na makipagbati sa Israel. Kaya naman noong 1951, ito'y 6 na taon matapos ang World War II, sa kauna-unahang beses ay inamin ng Germany sa publiko. Sa pangunguna ni Konrad Adenauer, ang mga krimen na ginawa ng Germany sa mga Hudyo
Dito ay nangako nga siya ng moral and material reparations. Dahil nga dito ay unti-unti nang gumanda ang relasyon ng Germany at Israel at opisyal na ngang nagkaroon ng diplomatic relations ang dalawang bansa noong 1965. Mayroong napakahabang history ng military cooperation sa pagitan ng dalawang bansang ito. Sa katunayan, mula 1959 hanggang 1967, isang Federal Republic of Germany sa nagsusupply ng military equipment at mga armas sa Israel. Samantalang noong 1965, nag-backout ang West Germany sa agreement para magbenta ng mga tangke sa Israel, kaya dito na pumasok ang Amerika. Pero noong 2008, lumabas ang sikreto ng Israel at Germany na ito ay nagsasagawa ng joint operation para mag-develop ng nuclear warning system na tinawag na Operation Bluebird. Sa kauna-unahang pagkakataon, lumapag naman ang German combat aircraft sa Ovda Airport ng Israel para makilahok sa Blue Flag Exercise noong 2017 at nagsupply naman ng Arrow-3 missiles ang Israel sa Germany sa kasagsagan ng Russian-Ukrainian War noong 2023. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro yung mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royce at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.